بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At magandang araw po sa inyo lahat mga mahal namin kababayan. So, sa pagkakataong ito, mashallah tabarakallah, ay ating bibigyan ng pansin ang isang topic na napakahalaga. So marahil na topic na natin ito, matagal ng panahon. So ulitin lang natin at bigyan lang natin ng pansin. So ano ba ito? Dapat ilagay natin sa lugar kung saang lugar nararapat si Propeta Isa alayhi salatu wassalam o si Propeta Jesus. Maraming mga tao na lalo-lalo na mga hindi Muslim na kanilang sinasabi na si Jesus ay hindi isang propeta, hindi isang sugo, bagkus siya ay anak ng Diyos at karapat dapat tawaging Diyos, at sinasabing siya yung tagapaglikha at tagapagligtas. So kung bibigyan natin ng pansin, mga kababayan, huwag po kayong masasaktan. Ang aming ibibigay sa inyo ngayon ay konklusyon o mga paalala o mga ideas na magbibigay sa inyo ng dahilan baka kami ay nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, magbibigay ako ng apat na pag-uusapan na kung saan mailalagay mo si Jesucristo sa tama niyang kinalalagyan. Una, mahal kong kababayan, merong apat na uri ng pagkakaikha. Kasi minsan, ang isang tao, nagkiklaim siya na aking Diyos ito, Diyos ko siya, Diyos ko si Jesucristo, siya ang dapat sambahin. Tapos, hindi niya naman kinikilala si Jesucristo. So sa punto ngayon, inshallah, magbibigay tayo ng apat na uri ng pagkakalikha ng tao kung merong bang hihigit kay Jesucristo sa mga nilikha ng ating tagapaglikha? Meron pa bang mas hihigit kay Jesucristo? So kung meron, nangangahulugan na hindi si Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So bakit natin ito tinatalakay? Kasi bilang isang Muslim, kami nagmamahal kay Jesucristo at gusto naming mailagay nyo rin sa tamang kalalagyan kung sino ba talaga si Jesucristo. So apat na pamamaraan o apat na uri ng paglikha ng ating tagapaglikha sa mga tao. Unang pamamaraan, batid natin, nilikha ng ating tagapaglikha si Propeta Adam. Si Propeta Adam ay nilikha ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng clay o putik na kung saan ay naging tao siya. Okay? Kumbaga, wala siyang pinagmulan. Hindi siya nagmula sa kanyang tatay, sa kanyang nanay. O wala siyang pinagmulang lalaki, wala rin siyang pinagmulang babae. So nilikha siya ng ating tagapaglikha si Adam. Si Adam ang sinasabing ama natin na kung saan mula sa alabok, sa putik, sa clay pa man, no? Ang punto dito ay wala siyang pinagmulan na kung saan ama, ina. Okay po? Kung ating bibigyan ng pansin, nakakamangha ang pagkakalikha sa kanya. Kasi nga, kung ating bibigyan ng kumbaga ng halaga, ang sabi ng Allah, kun fayakun, mangyari is mangyari. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng ating tagapaglikha. So ngayon, kapag katapos likhain ng ating tagapaglikha si sinasabing si Adam, ay nilikha naman ng ating tagapaglikha si Eva. Si Eva na kung saan nagmula sa tadyang ni Adam, no? Una, nilikha si Adam mula sa may alabok, clay o putik, no? Pangalawa, nilikha, pangalawang uri, ano? Nilikha si Eva sa pamamagitan ng tadyang ni Adam. Okay? Ngayon, paglabas, tao na agad. Kumbaga, ibig sabihin, si Eva ay nanggaling doon sa tadyang ni Adam. Si Eva nanggaling sa lalaki. Si Eva walang pinagmulang babae. No? Kung bibigyan natin ng halaga ito, mahal naming kababayan, si Adam walang pinagmulang ina, walang pinagmulang ama. Si Eva, nilikha ng Diyos, walang pinagmulang ina, pero merong pinagmulang lalaki. Okay? Pangalawang uri yan. Pangatlong uri ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, si Jesus, si Propeta Isa. Si Propeta Isa ay
nilikha ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng babae. Sino yung babaeng yun? Si Birhing Maria. Kung ating bibigyan ng pansin, si Birhing Maria, pinagbuntis niya si Jesucristo. Kaya nga, nang dumating sa kanya si Angel Jibril, di ba? Wa idha qala al-malaikatu ya Maryamu, inna Allah yubashiruka bi kalimati minu, ismuhu Isa ibn Maryam, wajihan pid dunya wal akhira, wa minal mukarrabin. Sinabi ni Angel Jibril kay Maria, o Maryam, magkakaroon ka ng isang anak na lalaki. No? At siya ay papangalan ng Isa ibn Maryam. No? Papangalanan siyang Isa, na kung saan magiging mabuti sa mundong ito, mapapalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Maryam, paano ako magkakaroon ng anak? Eh hindi naman ako nagkaroon ng asawa o walang lalaking nakasaling sa akin. So ang punto, walang lalaking nakasaling kay Maria. So ang nangahulugan, si Jesus ay nilikha ng ating tagapaglikha na si Allah sa pamamagitan ng babae. So si Jesus walang tatay. Nagmula siya sa kanyang nanay lamang. So ulitin natin, unang pamamaraan ng paglikha ng Allah sa mga tao, una kay Adam, walang pinagmulang tatay, walang pinagmulang nanay. Pangalawa, si Eva, nagmula sa tadyang ni Adam at walang pinagmulan na babae. Nagmula siya sa lalaki. Pangatlo, si Jesus, nagmula sa babae, walang pinagmulang lalaki. Ibig sabihin, nagmula sa babae si Jesus, pinagbuntis na walang kapatner si Maria na lalaki. So, pangatlo yun. Pang-apat, na uri ng pagkakalikha ng Diyos at tao ay yung tayo. Meron tayong nanay, meron tayong tatay. So, hindi tayo mabubuo kung wala tayong nanay, kung wala tayong tatay. So, ganun yung pamamaraan ng ating tagapaglikha. Ibig sabihin lamang, napakakapangyarihan ng ating tagapaglikha. Kaya pag sinabi ng Allah, idha kada amran fa inna yakulu lahu kun fayakun. Kapag ang Allah ay nag-utos ng isang bagay, sabihin niya lang, mangyari is mangyayari. So, ang nangangahulugan, aming mahal na kababayan, si Propeta Jesus, kung sasabihin natin na siya ay anak ng Diyos o siya ay Diyos, eh dapat wala nang mas makapangyarihan sa kanya. Pero kung ating bibigyan ng pansin, sino ang mas nakakabilib at nakakamangha na pagkakalikha sa kanila? Sino? Sinong mas, ang tanong dito, sinong mas nakakamangha ang pagkakalikha? Si Propeta Adam o si Propeta Jesus? Diba? Kung ating bibigyan ng pansin, ang nasagot natin dito, si Adam. Bakit kamo? Kasi si Adam ay inilikha ng ating tagapaglikha, walang ina, walang ama. So, mas nakakamangha yun. E si Jesucristo, nilikha ng ating tagapaglikha na merong ina, walang ama. No? Sabi ni Elmerson, paano daw nabuntis? Ay, ang kapangyarihan ng ating tagapaglikha ay sinasabing, kung mangyari is mangyayari. So ngayon, ikaw tatanungin kita, paano nabuntis? Sabihin mo, merong katalik? Wala, kamustaan. Para kasi Wendell Talibo nga sabihin na nakipag-sumilong ang Espiritu Santo sa kanya at doon siya nabuntis. Anong ibig sabihin ng lumilim? So ngayon pa man, tuloy natin. So ang punto dito, mas nakakamangha ang pagkakalikha kay Propeta Adam kaysa kay Jesucristo. Kasi si Adam, nilikha, walang ina, walang ama. Si Jesucristo, may ina, walang ama. Diba? So ngayon, sino pa ang mas nakakamanghang pagkakalikha? Sino yung mas dapat na tatawagin ng Diyos? Si Eva o si Jesus? Siyempre, sagot natin si Eva. Bakit kamo? Bakit si Eva ang mas nakakamangha ang pagkakalikha sa kanya? Kasi siya ay nagmula sa tadyang ni Adam. Paghugot labas, tao na agad. Tao na agad. Alatul. Pero si Propeta Jesus, nilikha ng Diyos, ilang sabihin mo na sa normal, ilang araw, ilang buwan sa may sinapupunan, no? Paglabas ng galing sa mahina, ng kumakumididede, si Eva, paglabas ay tao na agad, malaki na agad. So ang punto doon, mga mahal naming kababayan, mas nakakamangha ang pagkakalikha kay Eva, di ba? So, ang punto natin, hindi natin tinatanggalan dito ng mangha o ng papuri si Jesucristo, no? Ang punto natin dito, mayroong pang mas higit kay Jesucristo. So, nangangahulugan lamang na si Jesucristo, kung ikiklaim mong Diyos, ay may mas mahigit pa sa kanya. Kasi maraming mga tao na sinasabi, si Jesucristo ay mayroong ama-ina, wala siyang ama. So, ang ama niya ay ang nag-iisang Diyos. Kasi wala siyang ina eh. Ay, wala siyang ama eh. Meron lang siyang ina. So bibigyan ko kayo ng idea. So, sabi ng iba, kasi ito yung conclusion natin dito, no? Ito kasi yung kawalan ng respeto sa Diyos na ginagawa ng iba. So, sabi ng iba, si Jesucristo,
Halimbawa, nagmula kay Maria. Ito si Maria, halimbawa, nagmula kay Maria. Halimbawa, ito si Maria. So ngayon, dahil si Maria ay walang asawa, kinilain nila na si Jesucristo ay tatay niya, yung Diyos. Halimbawa, ito yung Diyos. Halimbawa lang, ang tatay niya, itong Diyos, at si Maria yung nanay niya. Kasi wala siyang tatay eh. Ang sinabi ng iba, kahit wala siyang tatay, ang Diyos ang tatay niya. Kasi babae itong nanganak. Eh kung ating bibigyan ng pansin, si Eva. Si Eva, nagmula sa tadyang ni Adam. Wala siyang ina. So, sabihin ba natin na ang ina niya ay ang Diyos? Ang ina niya ay Diyos. Ang Diyos ay babae. Dahil si Eva ay walang ina. So, ina niya yung Diyos. Ngayon, pwede ba nating sabihin ngayon, si Adam, alayhi salatu wasalam, so makanya ang kapayapaan, si Adam, ang ating ama, walang ina, walang ama. So nangangahulugan ba na si Adam, ang ina niya at ang ama niya ay ang Diyos? Diba? Kaya minsan nasasabi ng mga tao na si Jesucristo ay merong ama kasi meron siyang ina, wala nga lang ama. Diba? So kung bibigyan natin ng pansin mga kababayan, isa pa ito ah, gusto kong maisip ninyo ito. Sabi nila, si Jesucristo, tatay niya ang Diyos. Okay, anak siya ng Diyos. Pasintabi po mga mahal naming kababayan, kung anak ng Diyos si Jesucristo, nangangahulugan na si Jesucristo ay asawa niya, ay nanay niya si Maria at asawa ni Maria ang Diyos. Siyempre, di ba? So ngayon, si Maria nag-asawa si Jose de Carpenter. Kung ating bibigyan ng pansin, sino ngayon ang tunay na asawa ni Maria? Ang Diyos o si Jose de Carpenter? Minsan may nakadebate ako. Ang sabi sa akin, no? Si Maria daw spouse ng Diyos. Ano ibig sabihin ng spouse? Diba? Ngayon, at si Maria, asawa ni Jose. So ngayon, ilan ang asawa ni Maria? So ang punto dito, mga mahal naming kababayan, isa sa napakalaking kasalanan ay yung bibigyan mo ng anak ang ating tagapaglikha. Kaya nga ito ay isang pagtutuwid sa inyo mga kababayan at sa mga taong nakikinig ngayon. Ang sabi ng Allah, وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sinasabi ng mga hindi mananampalataya, ang Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki. لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. No? At salitang ito na sinasabi ninyo na ang Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki ay salitang karumal-dumal. Takatu samawatu yatapatarna minu watansyakul ardu watakhirul jibalu hadda. Dahil sa sinasabi ninyo na nagkaroon ng anak ang Allah, halos magkapunit-punit ang kalangitan, magkabiyak-biyak ang kalupaan, no? At ang bundok ay magkaguhu-guhu dahil sinasabi ninyong ang Allah ay nagkaroon ng anak. Kung ating bibigyan ng pansin mga mahal naming kababayan, napakahirap kung ituturo mo sa isang tao ang isang bagay na hindi mo sadyang alam. Halimbawa, pagkilala kay Jesucristo, si Jesucristo ay paano ko siya kinilala? Papaano ko siya mamahalin? Papaano ko siya sundin kung hindi ko alam at kung hindi ko kilala kung saan siya nagmula? Kung paano niya nakilala ang kanyang tagapaglikha? Diba? Kung ating bibigyan ng pansin mga mahal naming kababayan, napakadaming bersikulo sa Biblia, pero hindi ako magbabasa ng Biblia ngayon. Pero may mga bersikulo din sa Quran na nagpapatunay kung ano talaga si Jesucristo. Maling-mali na sabihin na siya ay anak ng Diyos o siya ay Diyos. Bibigyan natin ng pansin yan mga kababayan, bakit palagi natin itong itinatalakay? Kasi alam nyo ba kung bakit si Jesucristo ang babalik sa mundong ito? Bakit siya babalik maglalapit ng araw ng paghuhukom? Kasi hanggang ngayon ay hindi pa natatapos pag-usapan ang patungkol kay Jesucristo, no? Kaya mga kababayan, kaya nga ang sabi ng mga hindi mananampalataya, si Jesucristo tsaka yung Diyos ay iisa, 'di ba? Kung ating bibigyan ng pansin, ang sabi niya, waqalut takadurra, sabi niya na ilal ladina, sabi niya, laqad kafara alladina qalu inna Allahu wal Masihu ibnu Maryam. Sinasabi ng mga hindi mananampalataya na si Jesus at si Allah ay iisa. Diba? Sinasabi pa nga ng mga nakaka-debate namin, ang Allah o si Diyos Ama, ang sinasabi nila, at si Jesus ay iisa. Ang Ama at ako, ang anak ay iisa. Sinasabi nila, alam nyo ba, nakalagay sa Banal na Quran na sinasabi nyo talaga yan, na ang Allah at si Jesus Kristo ay magkaisa lamang.
Pero anong sabi ni Jesucristo? Waqalul Masihu, Ya Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbukum, Innahu man yushrik billahi, Fakad harramallahu alayhi aljanna, Wa ma'wahun nad, Wa malidhalimina wal ansar. Napakalinaw, mahal kong kababayan eh. Si Jesucristo, ang sabi niya, nung sinabi ninyo, na siya at ang Allah ay iisa, o siya at ang Diyos ay iisa, ang kanya sinabi, O bayang Israel. Tiga Israel, no? Ang binanggit. Sambahin ninyo ang Allah. Ang Panginoon ko ay, at Panginoon nyo rin, siya ang Allah. Sino man ang magtambal sa Kanya, sumamba sa iba maliban sa Kanya, pagbabawal sa Kanya ang paraiso. Papapasukin siya sa impyerno, kasama siya sa mga naligaw. So mga kababayan, ilagay natin sa tamang kalalagyan si Jesus. No? Sumakanya nawa ang habag at kapayapaan. Kung ating bibigyan ng pansin, ang tunay na Muslim, ang Muslim ang tunay na nagmamahal kay Jesucristo. Ang tunay na nagbibigay ng karapatan o respeto ay ang mga Muslim kay Jesucristo. Bakit natin nasabi? Kasi kung iyong bibigyan ng pansin, napakadaming mga propeta, hindi nila kinilame na sila ay anak ng Diyos. Hindi nila sinabi na si Ako ay anak ng Diyos. At hindi rin sinabi ni Jesucristo na siya ay lehitimong anak ng Diyos, na siya ay nanggaling sa Diyos. Kumbaga, kung ating bibigyan ng pansin, sinasabi lang nila na ako at ang Ama ay iisa. No? Pero kung ating bibigyan ng pansin, napakaraming bersikulo sa mga babasahin ng ibang pananampalataya na sinasabi nila doon na si David, si Solomon, si Ibrahim, si Israel ay anak din ng Diyos. Kasi nangangahulugan sa Biblia, kung kanilang pag-aaralan lamang, ang pagsinabing anak ng Diyos, mananampalataya. No? So mga kapatid sa pananampalataya Islam at sa mga kababayan, ito ay magbigay ng aral sa inyo. Ilagay natin sa tamang kalalagyan si Jesucristo. Ang tunay na magmamahal sa isang tao ay kung papaano niya igalang irespeto ang taong ito. Kung si Jesucristo ay nabuhay sa mundong ito at nagturo ng tamang pagsamba sa ating tagapaglikha, ay napakainam na irirespeto natin kung ano ang kanyang pinagsimulan, kung ano ang kanyang binigyan ng halaga. Hindi natin marirespeto sa Jesucristo kung hindi natin susundin ang kanyang ipinag-uutos. Wallahi, sumpaman sa Allah, ako ay hindi dating Muslim. Natanong ko sa aking sarili ngayong ako ay Muslim na. Kiniklaim ko ang aking sarili na dati Kristiyano. Pero nung ako'y nag-Muslim, nalaman ko kung anong kahulugan ng Kristiyano. Ikaw kababayan, alam ko ba ang kahulugan ng Kristiyano kahit Kristiyano ka ngayon? Ako nung Kristiyano ako, hindi ko alam kahulugan ng Kristiyano. Pero na-amaze ako, namangha ako, nung ako ay nag-Muslim, nalaman ko ang kahulugan ng Kristiyano. Anong kahulugan ng Christianity? Kung isesearch mo, the followers of Jesus Christ. No? Anong kahulugan ng Christianity? The followers of Jesus Christ. So sabihin na natin tayo ay followers ni Jesus Christ. Pero nung ako ay Kristiyano, ni isa, wala akong naisagot sa tanong ko sa aking sarili. Kung ako ay ka-followers ni Jesucristo, nung ako ay Kristiyano, anong ginawa? Anong inutos ni Jesucristo na iginawa ko? Anong ginawa ni Jesucristo na sinundan ko? Ano yung sinabi niya na sinunod ko? Ano yung ginawa niya na ginaya ko? Wala akong maisip. Bagkus, si Jesucristo ba'y nag-celebrate ng Pasko, ng bagong taon, ng undas, ng mahal na araw, ng birthday, ng anniversary, ng mansary? Yan ba'y inutos ni Jesucristo? Si Jesucristo ba ay nagturo na sambahin siya? Si Jesucristo ba ay nagturo na sambahin siya at ang kanyang ina? Wala. Bagkus, kung ating titignan, ang tunay na nagmamahal kay Jesucristo ay kung papaano sundin ang kanyang mga way, katulad ng mga naunang propeta. Halimbawa na lamang, kung ikaw ngayon ay isang tao na nabubuhay na merong taglay na talino, no? Imagine, kung hindi mo na ilagay si Jesucristo sa tama niyang kalalagyan, halimbawa, kiniklaim mo pa rin siya na isang Diyos o anak ng Diyos, na kahit sinasabi na wala kang proof na siya ay anak ng Diyos, wala kang proof na siya ay Diyos, ipipilit mo pa rin na siya ay Diyos, ito po ay para sa iyo. Nung siya ba ay nabuhay sa mundong ito, ano ba ang itinuro niya sa mga tao? Sinabi niya ba sa mga tao, O aking sambayanan, ang buhay na walang hanggan ay makilala ninyo ako bilang isang Diyos o anak ng Diyos? Sinabi ba niya na, Ako ay bumaba rito galing sa langit, mula sa langit hanggang dito sa lupa,
At ako ay sinasabing ako ay Diyos na inyong dapat sambahin? Napakahirap nating bibigyan ng kasagutan kung hindi mo pag-iisipan. No? Ngayon mga aming kababayan, meron bang mga talata o meron bang mga patunay na sinabi ni Jesucristo na siya ay dapat sambahin? Pero mga kapatid, from Quran and Biblia, kung matalino tayo, no? Huwag na tayong lumayo. Quran and Biblia, sabi sa Quran ni Jesucristo, wa inna Allahi rabbi wa rabbukum fa'abuduhu hada siratum mustaqim. Katotohanan, ang Panginoon ko ay ang Allah. Sabi niya, Panginoon niya ay ang Allah. At Panginoon niyo rin. Kaya't sambahin siya, ito ang tuwid na landas. Kung bibigyan natin ng pansin, anong itinuro niya sa mga sa panahon niya? Ayaw maniwala ng hindi Muslim sa Quran. So babanggit tayo ng Biblia para mas mainam. Noong dumating yung pagkakataon siya ay nagtuturo sa mga tao, sinabi sa kanya ng isang kanyang estudyante, nagtanong, "Pabuting guro, may tanong po ako. Paano makakamta ng buhay na walang hanggan? Paano ito makakapunta sa paraiso?" Sumagot si Jesucristo, 17 versikulo 3, "Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala mo ang nag-iisang Diyos, at ako si Jesucristo na kanyang isinugo." Ito pa, sinabi pa niya, "Ang pagsamba o bayang Israel, sambahin ninyo ang inyong Panginoon ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa." Tingnan mo, ang sabi niya, sambahin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Hindi niya sinabi na sambahin mo ako ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. So napakalinaw, aking kababayan, kung iyong bibigyan ng pansin, ikaw ba talaga yung nagmamahal kay Jesucristo? Diba? So halimbawa, mga kapatid sa pananampalataya Islam, sa mga hindi Muslim, sabi mo, ang Diyos ko si Jesucristo. Minsan may nababasa ako sa comment, mamamatay na akong Kristiyano, hindi na ako magmumuslim. Ito na yung aking nakagisnan, ito na yung aking kamamatay. So mga kapatid at mga kababayan, yung salitang yan ay salita na hindi mo dapat gamitin habang nabubuhay ka. Do you know why? Kasi kung ikaw ay tatanungin ngayon, sa Quran, si Jesucristo sumamba sa ating tagapaglikha. Sa Biblia ng mga hindi Muslim, sa Mateo 26 versikulo 39, si Jesucristo dumako patiroon at nagpatira pa sa lupa. Kung bibigyan mo ng pansin, si Jesucristo ay nagdasal. Halimbawa, ipipilit mo sa sarili mo, hindi ako maniniwala na si Jesucristo ay propeta. Hindi ako maniniwala na si Jesucristo ay sugo. Sapagkat ako'y maniniwala na si Jesucristo anak ng Diyos, na si Jesucristo ay sugun, si Jesucristo ay Diyos. Ganun yung paninindigan mo? Eto, bigyan kita ng palaisipan. Kung si Jesucristo ang Diyos, aking mahal na kababayan, bakit siya sumamba? Bakit siya nagpatira pa? Bakit siya may tinawag? Bakit siya may hinilingan? Bakit siya humingi ng tulong? Sino yung hiningian ng tulong? Siya yung sarili niya? O merong iba na hiningian niya? So, isang tanong, isang sagot. Kung mananatili kang pagsamba kay Jesucristo, hindi ito pagtanggal ng respeto. Sabi ng iba, hindi kayo rumirespeto, may kanya-kanya tayong paniniwala. Pero teka muna, baka yung paniniwala mo ay kawalan ng respeto sa ating tagapaglikha at kay Jesucristo. Halimbawa, tanungin kita, sino ang dapat sambahin? Si Jesucristo o yung sinamba ni Jesucristo? Tanungin natin si Elmerson. Elmerson, ikaw comment ng comment dyan. Sino ang dapat sambahin? Yung sinamba ni Jesucristo o si Jesucristo? Si? May mga tao ba na nagdarasal? Sabi niya, may mga tao ba na hindi nagdarasal? Lahat ng tao, no, ay pwedeng magdasal. May mga taong hindi nagdarasal. Di ba? Subalit ang tanong, kapag ba ikaw ay nagdasal? Kapag ba ikaw ay nagdasal, Diyos ka ba o tao ka? Kapag ba ikaw ay sinasabing sasambahin, Diyos ka ba o tao ka? Hindi lahat ng sinasamba ay Diyos. Pero kung tatanungin ka in reality or real talk, sino ang dapat sambahin? Ang Diyos o ang tao? Sino? Sabi ni Elmerson, parehas sila. Allahu Akbar. Ito ang tunay na gabay. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim, sa lahat ng mga nagbalik Islam, wa wajada qadalan fahada. Nakita kang ligaw ng Allah at ginabayan ka niya. Kumbaga, para kang nasa isang dilim na katulad na madilim na madilim. Pero binigyan ka ng Allah ng liwanag na katulad niyan. Para kang madilim ba? Madilim na madilim. Ganyan ang iyong buhay. Pero binigyan ka ng liwanag ng Allah. Anong silbi ng dilim? Anong silbi ng liwanag? Kapag madilim, may makikita ka ba?
May magagawa ka ba? Wala. Pero pag nagliwanag, Allahu Akbar, makikita mo ang katotohanan. Malalaman mo kung anong dapat mong malaman. Ang ibig sabihin, ang lahat ng mga Muslim ay nasa katotohanan na napakalinaw. Subhanallah. Hindi katulad ng mga nakikinig ngayon, katulad ni Emerson, tinanong ko siya, sinong dapat sambahin? Si Jesu Cristo o yung sinamba ni Jesu Cristo? Sabi niya, parehas. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah dahil ako'y Muslim. Ako'y Muslim. Mashallah. Bakit ka mo? Bakit ako proud na Muslim? Dahil sa Islam lamang maitutuwid ang paniniwala sa Diyos. No? Sabi nila, nagkatawang tao si Jesus, kaya siya nagdasal. Allahu Akbar. So, ibig sabihin pala, nung bumaba ang Diyos dito sa lupa, nagkatawang tao, at siya ay nagdasal. Alam niyo po ba ang paniniwala ng mga Muslim sa Diyos patungkol sa bagay na yan? Pag sinabi ng Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila, hindi mo na kailangan na isipin pa na bababa ang Allah dito para maging tao. Allahu Akbar. Hindi na bababa ang Allah dito para maging tao. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa, aking kababayan. Halimbawa, kung bibigyan mo ng pansin, may isang hari, ako ang hari. Halimbawa, ako ang hari. Ikaw ang aking anak, Emerson, halimbawa, ha? Ikaw ang aking anak. Anak ko, yung mga mamamayan natin, makukulit, magnanakaw, mamamatay tao, walang magawa sa mundo, puro kalukuhan. Ngayon, puntahan mo sila, lahat ng mamamayan natin. Puntahan mo, babain mo sa ating kaharian. Halimbawa, at sabihin mo sa kanila, itataya ko ang aking buhay para patawarin kayo ng hari. Di ba? So ngayon, ikaw anak, bumaba ka roon sa may ating kaharian, punta ka roon sa mga pamayanan, sa mga lugar ng mga tao, at sabihin mo sa kanila, bababa ka rito, kaya ka bumaba ay para patawarin ang kanilang nagawang kasalanan. Ikaw na anak, papayag ka ba? Siyempre, normal. Bakit ako? Tatay, kung may kapatid ka pa, sabihin mo, tatay, yung isa na lang yung ibigay mo ron, papapatay mo. Ang bihira ka, yung isa na lang. Siyempre, di ka papayag, di ba? Pero ang reality, kung ikaw naman ang ama, isusugo mo ba ang iyong anak at papatayin mo ang iyong anak? Pero ikaw ang may kakayahanan na dito sa mundong ito, halimbawa, ikaw ang may kakayahanan, ikaw ang kumukontrol ng pamayanan. Kung sila ay makukulit, may kakayahanan kang tapusin ang buhay nila. May kakayahanan kang parusahan sila. Hari pa lang yun, kapatid, kababayan. Papaano pa ang ating tagapaglikha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, no? Napakagandang turo ng Islam. Napakagandang turo ng Islam. Hindi mo sabihin na pinababa niya yung anak niya para patawarin tayo. Hindi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Inna allaha yagfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Gaano kaganda ang Islam. Sabi ng Allah, o kayong aking mga alipin na nagkakasala gawa ng sariling kasalanan ninyo, gawa ng inyong mga sariling kagustuhan, inyong mga ginawa pag nanasa o anuman, kung kayo, no, ay nakagawa ng kasalanan, papatawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Papatawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? At pag sinabing patatawarin, ano yung habag ng Allah? Yung pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan, mga nagawa natin kasalanan. So ang punto dito, ang habag ng Allah sa atin ay pag nanghingi tayo ng tawad, sabi niya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, no? Kung iyong bibigyan ng halaga, sabi ng Allah, ikaw ay magbalik loob lamang kay Allah at ikaw ay patatawarin niya. Hindi sinasabi dito na gagawa pa yung Allah ng paraan para patawarin kanya. No, ikaw ang gagawa ng paraan para patawarin kanya. Hindi pwedeng bababa ang Allah o bababa ang Diyos sa lupa para patawarin kanya. Napakahinang Diyos nun pag gaganon. Alam ba natin, hindi magkakasya ang Diyos sa mundong ito. Hindi magkakasya ang Allah sa mundong ito. Allahu Akbar. Sabi niya, Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Alam niyo kung gaano kalaki ang Allah? Imagine, huwag niyong dadagdagan ng inyong palaisipan. Ang mundong ito ay parang singsing lang na ihahagis doon sa buhangin, no, sa may disyerto. Yung mundo parang singsing lang na inihagis sa disyerto, at yung disyerto, yun yung kalawakan, no? At yung kalawakan parang singsing lang na hinagis sa unang langit,
sa ikapitong langit, 35 na, kumbaga napakalaki. At yung arsh ng Allah, yung duklukan ng Allah, ay napakalaki. Walong anghel ang nagbubuhat na kung saan yung mula rito hanggang dito ng anghel, 700 years to 500 years mula lakbayin. Kung bibigyan mo ng pasin, napakalaki ng mga anghel. Napakalaki ng Allah. Allahu Akbar nga. Hindi mo pwedeng imagine kung ano siya kalaki, pero napakalaki, Allahu Akbar. Hindi kasi sa mundong ito para sabihin mo bumaba ang Diyos. Kaya napakahirap na si Yesu Cristo ay pagbibintangan natin na hindi siya propeta. Pagbibintangan natin siya na siya ay Diyos na galing sa kalangitan, bumaba siya rito. Itong tanong ko, bago matapos dahil tayo ay magsasalapa. Ang tanong dito, kapabayan, kung si Yesu Cristo ay Diyos na bumaba mula sa langit, mula sa langit hanggang dito para tubusin ang kanyang mga kasalanan natin, isang tanong, isang sagot. Kung hindi mo nasagot ng tama, kung sinong dapat sambahin, si Jesus o sinamba niya, eto na lang. Sino ang lumikha kay Maria? Sabi mo, si Jesus Cristo ang Diyos na bumaba dito. Ibig sabihin, si Jesus Cristo ay nilikha niya si Maria. Ibig sabihin, si Jesus kasama niyang nilikha si Maria, kasama niyang nilikha si Imran, yung lolo ni Jesus. So nangangahulugan pala na mas nauna si Jesus kaysa kay Maria. Napakaganda ng Islam. Sumpaman sa aking tagapaglikha, mashallah, walhamdulillah, ako'y Muslim. Napakaganda ng Islam. Napaka-clear, napakalinis. Hindi mo na kailangan ipihit-pihit yung isip mo. Kasi magkakasala ka lang na malaki kapag kaisipin mo na yung ating tagapaglikha ay may anak at si Yesu Cristo ay kabilang sa ating tagapaglikha. Pag tinanong ka naman, sinong nauna, si Maria o si Jesus? Crystal clear, nauna si Maria bago si Jesus. Diba mga aking kababayan? So, hanggang dito na lamang tayo dahil sala na. Inshallah, bigyan natin ng halaga, inshallah, ang bagay na ito minsan. At inshallah ta'ala, balang araw, makikilala nyo rin ang Allah at matanggap nyo rin siya, inshallah ta'ala. So, hanggang dito na lamang, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na buksan ng Allah ang inyong puso at isipan na kayo ay gabayan at tunay ninyong mahalin si Jesu Cristo bilang propeta at sugo ng ating tagapaglikha. Hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, kasi magkakaroon ka ng kasalanan. At kung si Jesu Cristo lamang ay nabubuhay sa mundong ito ngayon, pagagalitan ka ni Jesu Cristo sa kadahilanan na hindi yan ang inutos niya, pero yan ang ginagawa mo. No? Kaya mga kababayan, bilang panghuli, para matapos itong topic natin kay Elmer, kung si Jesu Cristo ay bumaba sa mundong ito at nagkatawang tao, ngayon, nung ipinako siya sa cross, sabi ng Kristiyano, sabi niya nung mamamatay na siya, Diyos ko, bakit mo ako pinapayaan? So ngayon, kung si Jesu Cristo ang Diyos, sino yung tinatawag niya nagpabaya sa kanya? Sino yung tinatawag niya nagpabaya sa kanya? Kaya napakalaking kasalanan, mahal naming kababayan, na bibigyan mo ng katauhan si Jesu Cristo na hindi naman tunay. Kaya ang dapat mong gawin, pag-aralan ng tunay na talambuhay ni Jesu Cristo, yan yung magbibigay ng way sa iyo sa tamang daan. Kaya nga sabi ni Jesu Cristo, wa inna allaha rabbi wa rabbukum hada siratum mustaqim. Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon at Panginoon nyo rin, ito ang tuwid na landas. Take note, kapag ikaw ay hindi sumamba sa Allah, hindi mo sinunod si Jesu Cristo sa tuwid na landas. No? Kaya, lastly, kung pipilit mo pa rin na Diyos si Jesu Cristo, Diyos si Jesu Cristo, magkakamali ka talaga. Dahil mismong si Jesu Cristo, nung tinanong siya sa duyan ng mga tao, ang sabi niya, Inni Abdullah, ako ay alipin ng Allah, sugo ng Allah. No? Kaya hanggang dito na lamang, subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga may mga katanungan diyan, sagutin natin sa susunod na pagkakataon. Hanggang dito na lamang kasi oras na po ng sala dito sa Riyadh. So ma'assalama. Ah, nag-aadan pa lang naman, so di ko sayangin tong tanong ni Emerson. Bakit nagpadala si Allah ng mga propeta, hindi pala yun ang paraan ng Diyos para sa mga tao na maligtas? So, kasi ang punto ni Emerson, binanggit ko kanina, hindi ang Allah ang gagawa ng paraan para maligtas ka. So, ito yun, dapat mong malaman.
Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad kafara alladhina sabi niya na walaqad ba'athna bi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Nagpadala ang Allah ng mga propeta, no, para iutos sa mga tao ang tamang pagsamba sa nag-iisang Diyos, sa kanya, no? So ngayon, nung inutos ng Allah ang tamang pamamaraan ng pagsamba at pag-iwas sa tagut sa mga diyos-diyosan, sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, la ikraha piddin. Walang pilitan sa relihiyon. So nagpadala ang Allah ng mga propeta, hindi sinabi roon ng Allah na kumbaga itong propetang ito ay lahat ng tao susunod sa kanya. Nagkakamali ka po, Brother Emerson. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpadala ng sugo at ng propeta upang kung sinong sumunod sa kanila, yun lang ang makakatamo ng kaligtasan. Gumawa ang Allah ng paraan, pasabihin mo, gumawa ang Allah ng paraan para maligtas tayo? No. Alam ng Allah na kapag nagpadala siya ng propeta, malalaman niya kung sino ang sinasabing sumusunod at susuway. So, sino mang kaya gumawa siya ng paraiso para sa mga sumunod, gumawa siya ng impyerno para sa mga sumuway. So, challenge ito. Pagsubok ito, Brother Emerson. Kaya kung ikaw ay satanggi sa utos ng mga propeta, no? Malamang ikaw ay maliligaw. Kung ikaw ay hindi susunod sa mga propeta, malamang sa impyerno nga po ikaw pupulutin. Kung gusto mong mapunta sa sinasabing paraiso, sundin mo ang mga propeta. So kung gusto mong makuha ang isang konklusyon kung bakit nagpadala ang Allah ng propeta, para ituro sa mga tao ang tamang pamamaraan ng pagsamba, kapag sinunod mo yon, paraiso ka. Kapag hindi mo sinunod yon, impyerno ka. Yes, para maligtas ka din, subalit kapag hindi ka sumunod, hindi ka ligtas. Hindi ka tulad sa inyo na kapag naniwala ka na, sige lang, ligtas ka na. So, ganun ba yun? Hindi. Sa Islam, kailangan gumawa ka muna. Gumawa ka muna ng paraan, magsikap ka muna bago ka maligtas. Kahit ang Allah nagpadala ng propeta, kung di ka naman susunod, hindi ka maliligtas. No? Kaya mga kababayan, ganito na lamang kasi oras na lang sala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganito na lamang. So Brother Emerson, kung nasaktan namin ang kalooban mo, pasensya ka. Ito kasi ang katotohanan at patuloy ka lang mag-aral ng Islam, inshallah. Ito lang ay usapan. Gulo ng logic mo, brad. Ako pa no ngayon, magulo. Malalaman mo rin yung talino ng gulo na yan o yung gulo ng logic na yan. Pagka nag-Muslim ka, magiging tahimik na rin yung isipan mo at malalaman mo din na ikaw pala yung magulo. O, totoo lang. Totoo lang. Bago ko tapusin, no, bakit ko nasabi na ikaw pala yung magulo? Kasi ilan ng Diyos? Isa. Tapos sabi mo, si Jesucristo tsaka yung sinamba ni Jesucristo dapat sambahin. E di dalawa na sila. Sinong magulo ngayon? Pambihira ka. So, masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.